kung isa kang Pinoy na gustong i-improve ang sarili through fashion and style. Ito na yung pinakamahalagang men's fashion video na pwede mong mapanood sa buong kasaysayan ng internet. Kasi dito sa video na to ay ipapakita ko sa inyo lahat-lahat ng kailangan mo para maging isang mapormang Pilipino. 37 items. 37 yun guys kasi yan yung tinatawag nilang capsule wardrobe. Hindi ko alam kung sino yung nagpauso ng number na 37. Yung purpose kasi guys ng capsule wardrobe ay magkaroon ka ng certain number of items na pwede mong mix and match lahat. Magkakaroon ka ng 23,796 combinations. Invento lang yun guys. Pero itong list na to ay hindi invento. Matagal kong pinag-aralan kung deserve nga ba nilang makasama dito sa listahan natin. Kaya guys, ihanda nyo yung mga checklist nyo, ihanda nyo na yung notepad kasi papakita ko na sa inyo ang 37 items Filipino Men's Minimalist Capsule Wardrobe. Unang-una sa listahan natin guys. Alam niyo yun, yung mga store dati na kapag may bibili ka sapatos, di ba, ihulog nila galing sa taas. Comment mo sa baba kung naabutan mo yung panahon na yun. Pero guys, ito yung pinaka-importanteng dapat meron ka sa iyong wardrobe. Guys, wala kang mga damit. Basta meron ka white sneakers, guys, makasurvive ka. This one right here is the Joseph Truon white leather sneakers. Very minimal, bagay sa lahat. Literal, bagay to sa lahat. Kahit mga boxers ka lang guys, white sneakers ka punta ka sa isang event. Yung totoong reason guys ay very versatile kasi yung white sneakers, pwede mong i-dress up, pwede mong i-dress down. And guys, may video ko all about white sneakers. Nagpakita ko doon ng 20 minimalist outfit ideas. Kung gusto niyo mapanood yan guys, panoorin nyo dito sa channel. Pero mamaya na, tapusin nyo muna tong video na to. Next item sa wardrobe na dapat meron ka ay isang sporty na shoes. The New Balance 237. Kaya ito yung pinili ko guys kasi medyo may pagka-chunky look siya. Minimal pa rin guys and very classic lang yung design. Babagay pa rin kahit saan. Hindi ko naman sinasabi na dapat New Balance yung bilhin nyo. Nasa sa inyo yan guys kung ano yung style nyo. Pero ang magandang piliin nyo ay yung pwede nyo ipang forma at pwede nyo rin ipang sporty, halimbawa tatakbo kayo pang gym nyo. Next shoe na kailangan nyo sa wardrobe nyo guys, a beautiful pair of classic leather loafers. Kailangan nyo guys na meron din kayong mga pangpormalan na sapatos. Yung mga pwede nyo isuot kapag kailangan nyo mag-dress up. Mga kaklase mo nagde-debut, yung mga kaibigan mo ng college, kinakasal na, tapos ikaw single pa rin. At least, di ba, maporma ka, maganda yung sapatos mo. This one is a horse bit loafers from underground. Again guys, nasa sa inyo yan kung anong klase yung pipiliin nyo, pero I highly recommend na loafers yung bilhin nyo guys kasi yung loafer ay isang very versatile na leather shoe. Hindi yan katulad ng mga lace-up shoes na hindi mo pwedeng ma-dress down. Ito guys, pwedeng pang maong, minsan pa nga pwedeng pang shorts. Isipin nyo na lang guys yung mga leather shoes na disintas. Try nyo ipang shorts. The boots. Ito guys, nabuhay naman ako ng walang boots na matagal. Pero guys, nung nagkaroon ako nito, na-realize ko maganda rin pala na may boots ka sa collection mo kasi talaga naka-elevate yun ng outfit, especially kapag yung silhouette ng boots nyo ay minimal. Katulad nito, the Doc Martens 101 ankle boots. Pero kung wala pa kayong pambili, okay lang yan kasi hindi ko to ika-classify as one of the most important out of the 37 items na meron tayo dito. Pero guys, kung bibili na kayo ng boots, I recommend ang piliin nyo yung medyo slimmer silhouette. Maganda pa nga Chelsea boots kasi pwedeng-pwede siyang ipang-forma, dress up nyo, dress down nyo, sobrang solid. Another footwear essential guys, the slides or clogs. Para sa akin, essential to guys kasi sobrang nagagamit ko to lagi. As in, lalo kapag pupunta lang ang bayan, may bibilin lang. Ito guys, yung suot-suot ko, mag-uukay. Kasi madali siyang tanggalin, so madali rin ang mga pagsukat-sukat. At guys, maporma pa rin siya, especially itong sa Lay Bembury Crocs. Napakaganda ng quality. Hindi to legit ha. May Shopee haul ako nito. Kung gusto niyo mapanood yan, nandito lang yan sa channel. Pero Crocs, kung nanonood kayo, para naman madispatcha na natin itong fake. Black socks. Ito guys, very essential, especially kapag formal wear. Gusto niyo hindi kita yung ankles nyo, tas yung nakikita lang yung medyas. And guys, of course, white socks. Ito naman, solid to for streetwear. Pag naka-shorts kayo, tas naka-sneakers. Black shorts. Ito, I recommend yung piliin yung black shorts, yung medyo sporty kasi hindi siya dumihin, and at the same time, magamit nyo siya kapag gusto nyo medyo athletic vibe kayo. Kahit pamporma nga, pwede rin to guys. Ito, this one is from Bench. Bench, baka naman. And syempre, kailangan nyo rin guys ng white shorts. Very important, lalo sa Philippine weather. Kasi maganda, medyo chill ka lang, white shorts, especially for summer guys, solid na solid to. This one is from Godstyle PH. Cotton siya, very comfy lang, and ganda ng details, tingnan nyo guys. A dark pair of denim jeans. Ito, hindi naman necessary na black, pero ito kasi black yung meron ako dito. Maganda rin kung meron kayo ng mga dark wash jeans or yung mga medyo dark indigo na color. This one guys is from Uniqlo. Yung fit nito medyo wide, so makapag-experiment ako sa iba't ibang klase ng look. Pero guys, I recommend kunin yung mga straight cut kasi hindi mawawala sa uso yan. Skinny jeans, tapon nyo na yung skinny jeans nyo. Pwede rin siguro yung mga slim fit, basta guys huwag yung sobrang hapit. Blue denim jeans. Light wash jeans, pwede rin. The one I have here guys is a Levi's 501 Big E. So medyo wide fit uli siya guys and very classic yung look. As a minimalist guys, kahit lahat ng gamit ko, mga black, white, gray, solid din na meron akong blue. Kasi diba okay din na nakapag-try ka ng iba-iba. So guys, kapag nasa Pinas ka, importante talaga na meron kang maong. Kasi mga 97% ng Pilipino may maong guys.
gawa-gawa lang ulit yung 97, pero malay nyo, totoo, di ba? A classy pair of drawstring trousers. Ito naman guys, pwede dun sa mga medyo smarter look nyo, dun sa mga minimalist vibe. This one guys is from Romford. I recommend guys na talagang pumili kayo ng magandang klase. Yung maganda yung tela, maganda yung details. Kasi kapag naka-trousers kayo guys, halata siya kapag cheap yung materials. Invest in a high quality one guys, kasi talagang magagamit nyo to. Especially kapag mag-office na kayo, tapos wala kayong uniform. Solid. Solid tong ganito. Very comfy siya. And at the same time, very elevated yung look mo. Light colored chinos. Nire-recommend ko talagang light color kasi kung halimbawa dark na lahat ng items mo, especially mga pantaas mo, mga dark, maganda may pang contrast ka na light. Kapag yung mga black chinos kasi yung mga navy, parang may pagka school uniform vibe. So kapag naka light color kayo, talagang may iba kayo from the others. This one guys is from Marks & Spencer Blue Harbor. Sobrang solid stone colorway na chinos. Very high quality. Again guys, invest in a high quality one. Kasi kahit isa lang yung ganito nyo, okay na kayo. This one guys, very important. Hindi pwedeng mawala to sa wardrobe nyo. Suit pants or slacks. Black guys, get one in black kasi ito talaga yung pinaka magagamit nyo. Siyempre mamaya yung kapartner nito, siyempre black din kasi yun yung most versatile na pwede nyo magamit sa kahit anong okasyon. Kasi kadalasan di ba black yung mga required. Magagamit nyo sa mga formal events and magagamit nyo rin na pang forma sa everyday life. Kasi ako guys, favorite ko talagang pinagpo-forma yung ganitong black na slacks. Gray sweatpants or gray joggers. Nasa sa inyo yan kung ano yung gusto nyong style, pero ako guys, gusto ko yung sweatpants, yung ganitong klase yung laylayan. Joggers guys, yun yung may parang garter dito sa dulo. Ako kasi ang goal ko dito yung parang chill look, loungewear lang, very comfortable lang. Okay na okay to para sa akin. Reversible leather belt. Very important na may belt kayo. Syempre kapag pumayat, hindi nakasya yung mga pantalon nyo. Ine-emphasize ko talaga guys na reversible para pwede siyang black and pwede ring brown kung ano yung trip nyo. Invest in a high quality belt. Ito guys, sobrang tagal na nito sa akin, college pa ako. Pero kung titingnan nyo, parang sobrang bago pa rin. Wala pang mga bakbak at kung ano-ano. And dahil guys, nasa accessories na rin tayo, let's go with the bag. Ito, very important, meron kayo isang crossbody or sling bag. So, syempre kapag lalabas kayo, gusto nyo na may dala kayong bag. Nakasya yung everyday carry nyo guys. Okay na may sling bag kayo. Kasi hindi nyo kailangan ng malaking bag kapag gano'n. Itong akin is the leather belt bag from Urban Revival. Sobrang ganda ng quality guys. Sobrang ganda ng design. Very unique. Kayo na rin bahala pumili kung anong klaseng crossbody yung gusto nyo. Gusto nyo medyo mas malaki para mas marami magkasya. Pwede. Pero ako kasi guys, okay na ako dito. Maganda talagang tingnan sa outfits. At tote bag. For me, mas importante na may tote bag kayo kesa sa backpack. I'll tell you why. Kasi guys, yung backpack, medyo hindi mo siya mapangpoporma talaga. Pero yung tote bag guys, it's very stylish. And same with the backpack guys, very spacious din. Kasi yung laptop, kasi yung payo. Ano pa bang mga dinadala niyo? Libro, ganyan, di ba? Water bottle. Very classy white patent leather tote bag. This one is from Shopee lang. Kasama to sa bag haul ko next week. Sobrang dami nating bags na bago. Kung gusto nyo mapanood yun, mag-subscribe na kayo sa baba. A good quality tie. Ito, kahit isa lang yung meron kayo nito. Itong necktie ko na to from TM Lewin. This one is handmade of pure silk. Kaya guys, very high quality talaga. Guys, invest in a good one kasi kapag nagsuot kayo ng suit, tapos yung necktie nyo parang medyo plastic yung itsura. Hindi siya nakaka-classy tingnan. Pero guys, kapag maganda yung necktie nyo, game changer guys. And also, take note yung taba niya guys. Kapag medyo manipis, medyo kapag nasa teens kayo, mga high school, pwede yun. Pero kapag college na kayo or working na kayo, maganda yung medyo makapal-kapal na kasi for men talaga guys. Steel watch. Preferably silk. Kasi pwede nyo i-dress up, pwede nyo i-dress down. And guys, babagay rin to sa iba pang accessories na i-mention natin mamaya. This one is from a brand called Natum. Another watch na dapat meron kayo is a classic leather watch. Sobrang importante nito guys, especially kapag gusto nyo mag-dress up, suit kayo, meron mga formal events, may job interview ka, maganda guys, may leather watch ka. Kasi kahit papaano, kahit sablay yung mga sagot mo sa interview, maganda yung outfit mo. So makapansin nyo yung interviewer. So yun, ay, pwede to, maganda yung relo niya, tanggapin ko na. This one guys is also from Natum. Another accessory para sa kamay nyo guys, a classic silver bracelet. Ito yung pinili ko out of all the bracelets I have. Kasi para sa akin, ito yung pwede kong i-dress up, pwede rin isuot kapag mga streetwear looks lang. Pero guys, kapag formal wear, kahit ito lang, sobrang classy tingnan. Sa mga may gusto dyan, ililink ko to sa baba. Nasa 100 lang to guys. Hindi kayo makapaniwala. Silver necklace. Maganda guys, may necklace kayo. And again, silver para madaling i-match. Pero kapag halimbawa may mga silver na kayo, pwede na kayo mag-start mag-collect din ng mga gold. Pero mas madaling mag-start kayo dito. Halimbawa, di ba plain black shirt, tapos may necklace kayo. Di ba, ang ganda tingnan. Silver ring. Marami din ako silver ring. Pero guys, ito yung pinili ko. Kasi this one has the most minimal. Pero guys, sobrang laki ng impact sa outfit. Bigay din to sa akin ni babe. So guys, very essential na may sing-sing kayo. Kahit naka-simpleng outfit lang kayo,
maglagay lang kayo ng sing-sing. Hindi na kayo basic. Shades. Guys, very important din na may sunglasses kayo. Especially ngayon, magsa-summer na. Sobrang ganda yung pamporma ng shades. Meron din tayong shades haul, guys. Sobrang dami kong pinakita dyan. Kung gusto nyo mapanood yan, nandito lang yan sa channel. Ito yung klase ng accessory na kapag sinuot mo, instantly, maangas ka na agad. And kahit mura lang, ito mura lang to eh. Alam ko may link to sa baba. Next one, guys, headwear or cap. Nasa sa inyo yan kung ano yung gusto nyong headwear, kung gusto nyo bonnet. Kaso mas versatile pa rin, guys, yung cap. Especially this one, a white hat I got from my girlfriend. Sobrang ganda, guys. May embroidery pa yan na H. I recommend kung bibili kayo ng cap, black or white, kasi talagang madali siya ibagay sa mga minimalist outfit. Plain black shirt. Ito na, itong suit ko ngayon, this one is from Messy PH. Para sa akin, ito yung pinakamaganda kong black t-shirt. And kailangan nyo rin, guys, ng isang plain white shirt. Kasi di ba solid ipang outfit? Halimbawa, naka-plain white shirt ka, naka-pants ka, tapos naka-sneaker ka. Di ba sobrang angas na agad tingnan, tapos lagyan mo pa ng shades. Boom. A graphic tee. Ito, guys, pinili ko yung gray ko from Either Beret. Para maiba yung color, and at the same time, guys, di ba, minimalist vibe pa rin tayo. Maganda dun kayo mag-start, guys, sa monochromatic colors, black, gray, white, navy, or basta yung mga dark shades. Black sweater. Ito yung pinili ko, color black, and it's oversized. Kasi mas madali siyang gamitin, pwede siya pang streetwear, pwede rin siya ipampatong, halimbawa naka-smart look kayo, maganda pa rin siyang tingnan. Ito, guys, mura lang to. This one is from Surplus. Meron nga pala tayong Surplus haul video. Kung gusto nyo mapanood yan, guys, nandito lang sa channel. Pinakita ko yung iba't ibang mabibili nyo doon na sobrang mura lang pero at the same time, good quality pa rin, guys, like this one. Polo shirt, guys. Ito, no doubt, guys, this one is an essential, especially sa mga Pinoy. Kasi di ba mainit yung panahon natin and kapag medyo kailangan natin pumorma, may date. Siyempre, maganda yung smart look ka. Maganda polo shirt. This one, guys, is from Ben. Rib, guys, yung color niya, so maganda yung detail na yun. I suggest, guys, kung bibili kayo ng polo shirt, maganda yung mga knitted kasi maganda yung texture nun. Turtleneck or mock neck sweater. Ito, guys, hindi nyo masyadong masusuot lagi. Pero maganda may ganito kayo kasi pwede nyo siyang ipang alternative sa dress shirt kapag nakasuit kayo. Or pwede nyo rin siya isuot na ito lang. Tapos nakaslacks kayo or nakachino. Sobrang angas tingnan and at the same time, very smart look. White dress shirt. Ito, guys, talagang essential. This one is from OVS. I recommend kapag bibili kayo ng dress shirt, piliin nyo yung may lagayan ng color stays para pwede siyang ganyan. Or pwede rin siyang very chill lang, guys. Naka-formal look kayo tapos unbuttoned. Solid investment, guys, na dapat meron kayo. Gray hoodie. Sa mga hoodie, para sa akin, gray. Kasi madali siyang ternohan, maganda siya i-contrast sa black and sa white. And guys, very minimal lang yung tsura niya. I recommend na kapag bibili kayo ng hoodie, guys, walang print, solid color lang. Cardigan. Guys, maganda may ganito rin kayo, nasa classroom kayo, or nasa office, tapos naka-cardigan ka. Diba, ang ganda tingnan. Halimbawa, naka-polo ka, tapos naka-cardigan. Very smart look, and at the same time, diba, halimbawa, malamig yung aircon, hindi ka lalamigin. Diba, yun naman talaga yung purpose nito, guys. Para sa akin, essential siya, pero para sa inyo, tingin nyo. Going to the outerwear, denim jacket. Guys, out of all the jackets na meron ako, na pinakita ko dito sa channel, sobrang dami nating jackets, guys. Gusto nyo mapanood yan, nandito lang. Kahit medyo mainit, di ba, at least prepared na kayo kung anong klaseng jacket ang mga pwede sa inyo. For me, ang pinaka-essential ay isang denim jacket kasi dito sa Pinas, hindi naman ganun kalamig. So maganda yung denim jacket kasi pwede siya sa weather natin dito, hindi siya sobrang init kapag suot. And at the same time, guys, sobrang tibay din yung quality, yung tela niya, maong. This one is from Urban Revival. It's a trucker jacket style. I highly suggest, guys, magtingin-tingin kayo sa UK kasi talaga makakita kayo yung magagandang klaseng denim jacket doon. Black suit jacket. Ito yung kailangan nyo kapag may formal event, interview, kasal. Diba? Halimbawa, ikaw na yung kakasal. Maganda may black suit ka na maganda. Invest in a high quality suit, guys. This one is from G2000 Men. And kapag naka-black suit kayo, guys, ito na. Ito yung pinaka talagang elevated na look sa lahat. Kaya, guys, invest in a good one and invest in good knowledge to men's fashion. Magagawa nyo yan, guys, kapag nag-subscribe kayo.